everyone and welcome back to my channel. This is Ives. In this video, I'm going to share with you kung paano gamitin itong aming mud Coldpress juicer. Some of my friends actually nag-ask sila na gumawa ako ng video kung paano siya gamitin. So eto na nga, gagamitin ko na. At i-share ko sa inyo kung ano ang ating gagawin for today. So ngayon tayo ay gagawa ng green juice. So first, kung paano siya i-assemble, itong machine na ito is very easy siya na i-assemble, guys. So, una muna, ang i-assemble natin is yung base. So, kung mapapansin nyo, meron siyang arrow dito, tapos meron siya sa baba. So, ipapalo lang natin yung kung saan yung arrow niya. Yep, eto na siya. Then, after nun, ito lahat kasi siya ay may color coding. So, mapapansin nyo, meron siyang dot. Tapos, itatapat mo lang siya dito. So, hopefully, nakikita nyo, guys. Pag once na ano na siya, nag-lock na siya, ibig sabihin, stable na. Then, ito, next is, papak mo lang siya. Ganun lang. Then, ito is, meron din siyang color coding. So, very, ano siya, easy to follow. So, ilalagay mo lang siya. Kailangan niya, tapos i-twist mo lang siya. Pag narinig mo yung click, ibig sabihin niya is lock na. Tapos then after nito, ito is producing sa juice with strainer para masala niya yung mga pow. Ayan, then ito naman is, ito yung pulp niya. So ngayon, i-share ko kung ano ba yung ating juice na gagawin. So ito yung recipe. 1 whole pineapple, 4 pieces of green apple, and half of cucumber. Kasi si hubby kasi gusto niya yung green, itong ingredients na to. So dahil wala si Ron ngayon, kaya ako magpifilm. So pagdating niya dito, is meron na akong juice. So ngayon, ang ginagawa ko kasi is, at night, gagawa ako ng 3 recipe, yung iba't ibang flavor, then ready na siya in the morning. So, paano siya gamitin? So, dito sa side na, dito yung yung on button, ito yung reverse, at ito ko yung on. So, ang ginagawa, I would recommend guys na uunahin muna natin dito sa fruits, ang uunahin, I would recommend na unahin muna natin yung matigas kasi one time, inuna ko yung pineapple. So, ang tendency yung fruits na tira kasi nag-lock na yung pulp niya sa ilalim. So, hindi siya na-juice. So, this time, kailangan muna natin unahin yung matitigas. So, ayan. So, yung fruits, by the way, yung fruits, yung apple, kinat ko siya sa 4 pieces. Sa'yo, kung mapapansin nyo, 4 na pera. So, ito, it. Then, ito na. Start na tayo, guys, ng ating juicing. So, turn on natin. Ang kagandahan, guys, dito sa juice na to is, wala siyang blade. Talagang squishy siya. So, yung nutrients talaga niya is nandoon. Unlike sa ibang juicer na meron silang metal, so may tendency na nag-heat siya. Ito talaga squishy siya. Squeeze yung fruits, yung nutrients niya. Ayan. So, mamaya na natin i-open. Sobrang lang niya, sobrang easy niya. Ayan, ganun mo lang siya. Pero, take note na huwag nating pupunuin yung huwag nating pupunuin yung loob. Hayaan muna natin na ma-squeeze yung lahat. Kung mapapansin nyo dito sa sides, i-open na natin. So, hopefully, ito na yung juice na Nice! So, ayan na. Kung mapapansin nyo dito sa kabilang side, ito yung pulp. So, ipapakita ko lang sa inyo, guys, kung gaano siya ka-dry. So, ito. Siya ay sobrang dry. Kung kahit in-squeeze mo siya, halos wala ka nang makikitang wala ka nang mapipil na na juice. Kasi nga, nadudun na siya sa kabilang side. Ayan, so let's ulit. Nakakatuwa kasi very healthy niya siya. At syaka, nabasa ko kasi guys dun sa isang vlog na actually yung juice is mas na-absorb ng ating katawan kasi
kapag ano, kapag tayo ay ano natin, 'di ba, minsan kapag kinakain natin is it will take time para ma-digest. So yun pala is 10% ng energy natin is ang makukun ng 10% ng energy natin ang nakukonsume ng pag-digest. So ito kasi kapag ininumo, talagang ma-absorb agad ng ating ano, ng ating katawan. Ayan. So ang ating juicing. So 'di ba parang ano siya, 'di ba, very quiet siya. Actually, marami na akong ano, ilang beses ko na ding nagamit ito, itong juicer na ito. Marami na din akong na-try na recipe, pero ito kasi yung favorite ni Ron. So ayun, so next natin is yung cucumber. Although medyo expensive siya, pero ano, worth it naman kasi kung pag when it comes sa ating health, kailangan natin na mag-invest ng money, 'di ba? Kaya every grocery ni Javi talaga, siya ay hindi na kami nawawala ng ano, hindi na kami nawawala ng fruits. Sobrang easy lang niya, guys, gawin. Hindi ka tatama rin na mag-juice. At saka, when it comes sa paglilinis, ano siya, sobrang easy niya linisin. So, siguro gagawa din ako later ng, ano, siguro one time gagawa ako ng video kung paano siya linisin kasi I have a friend, she asked me to do a video how to clean this, ano, parts. Very easy. So, let's proceed. So, make sure lang, guys, na always check yung ano, kasi, close muna yung lid. Always check na ito is, ano, full. So, ang gagawin muna natin is, isasalin mo muna natin siya sa bottle. So, meron akong bottle, kasi nga, siya ay medyo, ano na, baka mapuno. So, bawasan muna natin, kasi ayoko siyang umawas. Tapos later ko na lang siya i-mix. So ang gagawin ko is set aside ko muna siya while I'm still juicing. So ayan na. So ano next natin is yung pineapple. Pineapple actually is disclaimer, guys, na hindi ako professional na ano bang tawag doon, yung health or something like that. Pero based dun sa mga nabasa ko na yung pineapple is ano siya, good for digestion. Oh. Ano siya, good siya sa pagnakakatulong ng pagda-digest ng sa ating katawan. So etong part na to is kailangan nating tanggalin para hindi siya ma-block. Ayan, putik ba? Tapos alalay lang yung paglalagay ng fruits para yung ating juicer machine hindi siya mahirapang mag-squeeze sa ano. Hindi siya mahirapang mag-squeeze sa ilalim ng fruits. At alam nyo ba, guys, kung ang ano pa, aside from juicing, ano pa yung pwede nating gawin? Alam nyo ba, guys, na itong machine na to is pwede kang gumawa ng own almond milk. Ay, namatay. Sorry. Ayun, namatay. Pwede kang gumawa. So, next time, I'm going to share with you kung paano ang gumawa ng sarili mong almond milk. Tapos, pwede ka din gumawa ng sorbet dito using fruit. So, next time, so, sa aking mga next video is, gagawa tayo ng almond milk dito sa, ano, sa machine na to. So, good investment talaga, actually, this ano, machine. So, this one is voted as number one here in Australia for the past 4 years. Kaya, talagang, kahit medyo mahal, nag-go na kami. Kasi, syempre, para naman yun din sa health namin. So, why not? Please, kung nakita nyo na yung juicing natin is very easy. Hindi siya maingay.
talagang as it is, yung machine na yon is solid siya. So talagang i-squish niya yung ano, yung nutrients, talagang yung juice, hindi siya kasi yung iba may ano siya, may sila, may blade. So minsan ano yung nagiging hot, so parang nawawala yung nutrients. Ito talaga is squeeze talaga siya. Talagang nutrients. So yun na guys, so papakita ko sa inyo. So ayun, ang ginamit, patay muna natin yun. So ayan, so hopefully nung nagsasalita ako is naririnig nyo habang, pero very quiet naman kasi talaga tong machine na to. Magiging maingay lang siya kapag yung lips yung nilalagay mo kasi medyo nahihirapan siya anuhin. So ayan na, so eto na yung juice natin. Eto na yung one whole pineapple, 4 pieces apple, and half of cucumber. So yun lang yung ingredients niya. Hindi ko siya nilagyan this time ng celery because but sometimes I normally add celery and kale. So sabi ni hubby, this time yun muna yung, sabi ni Ron, this time yun muna yung ano, yun muna yung recipe. Gusto niya yung ingredients na ganun. So kung mapapansin niyo, as in talaga siyang pure juice. Ayan. So may extra pa siya. Kasi yung apple kasi is binabalance. Wait lang guys, ha? Kasi kaya ko siya nilagyan ng apple kasi yung apple ang nagbabalance doon sa pineapple. Kasi yung pineapple sometimes medyo sour. Kaya siya inilalagyan ko siya para siya ay maging matamis. So try natin. So eto yung ano, yung whole na whole pineapple, 4 pieces of apple, half of cucumber. So eto na siya, then may extra siyang konti. Ayan, so try natin, lagay natin siya sa baso. So try natin ang ating juice. Ayan, pure, healthy. Masarap talaga. Wala tong kemerot or ano. Yung pineapple, malalasahan mo pa din siya. Malalasahan mo pa din yung pineapple. Pero hindi siya maasim dahil nabalance siya ng apple. Kaya ang nilagay ko is 4 pieces na apple para mabalance. Tapos yung cucumber naman is para ano din. Para magkaroon siya ng a little bit mabalance din. Kasi nga ang cucumber, di ba, wala naman siyang lasa. So yun na guys, ang ating healthy juicing for the day. So ayan na guys. So hopefully nakatulong kung ikaw ay nagbabalak na ano, na bumili ng ganitong ng juicer. So I would recommend have a look about this. It's ano, voted in Australia, voted as number 1 in Australia. So thank you guys for watching, and next time I will be doing a video how to make almond milk. So thank you so much, and please don't forget to subscribe to my channel and turn and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga video. So thank you guys once again for watching. Thank you guys for watching, and see you next time. So, di ba?